Welcome na naman po sa isang video ng Bentec. Yan, meron tayong printer dito, Epson L3110. So, ang error, blinking yung paper indicator. So, ang una nyong gagawin dyan, tingnan nyo yung status monitor kung ano yung error nya. Yan. So, pupunta ako dito sa Epson L3110. Then, printing preferences, maintenance, click natin yung Epson status monitor. Yan. Tapos, check natin, no. Ayan yung incorrect loading, yung error, no. Tingin ko, ang naging problema nito, sa feeder, no. Kasi, nung sinabi sa akin nung may-ari nito, nag-paper jam, tapos hinila nila. Yun yung naging problema. Tapos, yun nga, umilaw na tong, ano, paper indicator. Yan, so tingnan natin yung loob kung ano yung naging problema. Baka tingnan nyo ko yan. Check natin yung loob, no. Yan. So kung inspect ninyo, wala namang papel, no. So tingnan natin kung ano yung naging problema, no. So buksan natin yung printer. So turn off muna natin yung printer, no. Turn off muna. Ayan, ganyan yung nangyayari. Open natin, no. Dalawa lang naman tornilyo nito, no. Isa dito, tsaka dito. Parehas lang din to ng L3210, no. Tsaka yung ibang printer na kamukha nito. Ayan, alisin natin to. Naman. Yan. So, ganun natin, no. Wala yung ano dito. Sa L3210, meron dito. So, ito lang ingatan nyo dyan, yung flex wire, no. Yan. Yan, kita naman. Check natin maigi kung ano yung naging problema. Ang mahirap nito kung nasira yung mga gear. Dito yung sira niya, no. Meron na putol na spring. Kasi wala naman siyang paper jam dito, no. Yan, ingatan lang tong ano. Alisin ko muna yung scanner para masilip po tong loob. Itong paper, ano, feeder, no. Yung feeder niya. So, ito mga ka-printing. Tinanggal ko to. Ito, tinanggal ko. Tapos, ito yung napansin ko, no, masilip ko sa loob. Kasi hinatak nila, eh. Hinatak nila yung nag-paper jam. So, ito, pag tinanggal nyo to, isa lang naman yung tornilyo nyan, yun na nandito. Yan. Ayun, sa loob. Sa loob, mga ano, no, mga ka-printing. Yung spring natanggal. Yan. Nawala na sa align. Yan. Hindi ko maano, no, mapakita. Madilim kasi, no.
So dito kitang-kita ko na natanggal eh. So alisin niyo lang yung scanner, no? Madali lang namang alisin 'yan. Marami na rin naman akong video na ano eh, no, paano pagbaklas. So mahirap din kasi kung lagi yung dadalin sa tech. Ayun yung spring na maliit. Ayun kita. Ayun nalaglag. Ayun spring. May spring na maliit na nakalas. Ayun. Ayun yung spring, oh. Ayun yung spring nasa loob. Ayun, oh. Kung makikita ninyo, no. Ayun yung natanggal. Tapos nawala sa alignment to. So mali yung pagkaka ano nito, no, napuwersa yung pagkakahatak nito. Nawala na sa alignment. Ayan, nawala na sa alignment. Ayan, kaya ganun lagi yung error, no. Ayan, no, yun yung spring. Ko lang kung nakikita ninyo, no. Kung makikita, lumubog na yung spring, baka lalo kasing lumubog yung natago na dun sa loob eh, sa pinakaloob eh. Nasa likod ng spring na malaki na yan, nandun yung maliit na spring na natanggal. Yan. So ito yung mga ka-printing spring na tinutukoy ko, yung maliit na yan. Tapos nawala na sa alignment yung pinaka-paper, ano, no. Ayan, no. Ito yan, no. Nandito yan nakalagay eh. Meron din to sa Epson L120. Medyo napuwersa yung pagkakahatak ng papel, kaya natanggal to. Yan. So pag nagja-jam, huwag hatakin ng, baka hinatak nun ng pabaligtad. Kasi kung dito naman yan, dapat dahan-dahan lang din. Yan. Kaya natanggal yung spring. Ang mahirap nito kung nabali rin tong ano na to. Itong mechanism na to, yung gumagalaw na yan. Yan o, ito. Itong ginagalaw ko. Epson L120 meron din yan. Pero iba kasi ito, mas mahirap ano eh. Dukutin sa L120, madali lang. Makita ko ng maayos, no. Maano ko ng maayos. Alisin ko muna to. Pati itong flex wire ng printer head. Alisin muna natin yan. Yan, para madaling ma-access, no. Yan, nawala sa align to. Dapat ito nandito eh. Yan, umaano yan dito. Tumatama yan dito. Kasi sensor yan eh. Paper sensor. Tapos ito, nawala sa ano, sa pagkakaayos. Ito. Ito nawala sa pagkakaayos. Tapos nawala na rin yung spring para umano siya doon. Yan. Yan ang nangyari. Kailangan maayos yan. Mga ka-printing na etong pinaka ano, nailagay ko na doon sa tamang lagayan, no. Naka bali parang naka-hook yung, meron siyang parang ano diyan. Naka-hook siya dun sa butas. Kanina hindi, kaya paling. So ito pantay na yung spring na lang ang ilalagay para gumanon siya, no. So ito mga ka-printing, isa tong sira din na L3110. So yung spring dapat nakakapit siya dito, no, sa cover na to. Yun, no, papunta dun sa sensor. Ayun. So yun ang gagawin natin.
So yung spring dito nakakapit dito sa yan, yung parang hook na yan, tapos papunta dun dito yan. Yan, gamit tayo ng chani kasi ang hirap niyang ikabit, masyadong maliit. So ito mga kaprinting, dapat yung spring maikabit mo dito tsaka dito yung parte na yan. Yan. Paper sensor yan. So yan mga kaprinting, no, naikabit ko na. Medyo mahirap lang, no, kailangan mo ng chani. Yan. Ito. Ayan, nakakabit na. Ito, saka dito. Ayan na. Dito, i-slide mo lang yan. Hirap lang nang walang anin. Lakas yung nakahawak, no? Bali yung ginawa ko dyan. So, ingat na lang mga kaprinting, no? Bali, ini-slide lang yan. Nakakabit pa rin yung spring, no? Yan, nakaganyan, no? Ang pagkabit yan, tatapat mo lang yan. Ito yung mga butas. Ito. Ito na, dapat maano sa butas yan. Ito. Tsaka yung sa ilalim. Tapos, i-slide. No. Atin. Yan. Tapos, i-slide. Yan, ganyan. So, intact na. Intact pa rin yung medyo mahirap lang kasi, no, dahil maliit. So tingnan natin to kung ayan, bumabalik na. Nakaano na yung spring, gumagalaw na. Ayan, gumagalaw na yung spring. So hindi paper jam yung problema, no, mga kaprinting, no. Titingnan nyo sa paper status, incorrect paper loading. So sira yung paper sensor. Natanggal yung spring kasi hinatak. Hinatak nung nag-paper jam. So natanggal yung spring, nawala sa alignment tong ito yung pinaka sensor. Kaya ganun na yung nangyayari. Yan. So ito ngayon, naikabit na natin to. Etong spring. Tapos tama na rin yung ano niya, no. Gagawin na lang natin dito, bubuin na lang uli. Tapos iti-testing na. Yeah, so yung mga kaprinting, ibabalik na lang natin yung mga flex wire. Ingatan lang natin yung pag-insert. Kasi mahirap siyang ikabit kanina kung nakaharang to. Yan. Then, pasensya na, may nginig na ako eh. Natandaan nyo, pag gumagawa kayo, huwag kayong nakaapak, no. Magchinelas kayo kung semento, kung carpet naman, yung sahig nyo, okay lang. Kasi baka mag-ground kayo. Tapos, hawak kayo sa metal part para ma-discharge yung static electricity sa katawan nyo. Yan, so nakabit na dito. Yan, so yung ano na lang, no, cover para matest.
Yan, naikabit na natin doon, no? May mga butas yan na nagsusuksok nyo lang doon. Then ito na ang flex wire ng scanner. Tsaka nandyan din kasi yung power switch, no? Maganda nga sana dito na lang sa labasanan din nilagay yung power switch nito. Kasi para bago itornilyo, matest muna. Kaya lang yung design nito, nasa scanner yung power switch. So ikakabit lang itong ano, yung mga flex wire. Madali lang naman ito ikabit, no? Hindi na kayo siguro magkakamali dito, eh. Eh yung sukat naman yan ay saktuhan dito sa likod. So yan, i-check nyo lang yung pagkakabit ng flex wire. Layo mo konti. Ayan yung flex wire, nakakabit na. Tapos dito sa taas. Yan. Medyo layo mo ilaw, eh. Yan. So okay na. Okay na yung nandun. Tingnan yung maigi bago nyo tornilyo. Yan, bago natin ikabit, no, ikabit yung side cover. Yan, testing muna. So yan, inuna natin mga ka-printing, no. Pasensya na, hindi natin paiksiin yung video para makita nyo ng ano, no, mas madaling makita nung lalo na yung mga bago. Tsaka gumagawa naman tayo ng mas maiksing version. Kailangan mawala na yung ilaw dito, no? Yan. So, alin lang dyan, may paper jam o may nakaipit dun sa feeder or nasira yung spring ng paper sensor, o nasira, nawala sa align. Ang cost nyan, nag-paper jam tapos nahatak, kailangan dahan-dahan lang din yung paghatak. Tsaka ang paghatak, laging paganoon. Huwag kayong mahatak ng dito, no? Pag dito nag-jam, huwag nyong hatakin ng paganyan. Dito lagi ang hatak, no? So, yan, nawala na yung error na paper jam. Error to yung ano pala, itong indicator, no? Paper indicator. So, ibig sabihin, ready na to print itong ating 3110. So yun lang po yung solution, no. At unang-una, tingnan ninyo kung mayroong nakaipit na papel, may foreign object, may barya, may paper clip, may staple wire, tsaka yung pinaka ano, may nasirang sensor sa ano dun sa likod o naalis yung spring tulad ng pinakita ko kanina. So okay na itong printer na to, naka-ready na, pero ang magiging problema na lang dito kung okay yung printing. Pero all goods na itong ano, kasi naka-steady na itong ilaw. Ito na yung ang indicator na goods na yung printer. Yan, para matest natin, magpo-photocopy na lang tayo, no? Hindi ko na ikakabit sa printer. So kung papangit pang print nito, i-head clean ko na lang. Yan. So okay na yung unang problema, okay na, no? Yung print out na lang ang ano dito kung okay. Yan, so kailangan lang i-head clean, no? Yan. So okay na yung printer, head clean na lang yan. Labo kasi nung pagkaka-print, head clean na lang ito. Ang problema nito yung print out na lang, yung print quality. Kasi medyo na-stuck na rin ng mga ilang araw. Tsaka nawala na yung cycle nung ink, bumaba na yung ink papunta sa tank.
Yan, pag pumangit yung kulay, tulad ng turo ko, may mga ano na ako niyan, tutorial. Gamit lang kayo ng syringe. Tapos igupin niyo, then head clean. Para kasi yung ink ma-peel up niya yung mga hose tsaka yung damper. Para mag-continuous yung flow. Kasi na-stuck na rin siya eh. Yan, ito tapon na to. Tapos head clean naman sa utility maintenance na. So yun lang po. Hanggang sa muli.